Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapaging tapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nabuhay si Sara ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba na tinatawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na kinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo, wika niya, "Ako'y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa." At inilibingan ni Abraham si Sara sa yungib na iyon sa Makpela, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayon Hebron. Matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, "Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaac. Pumunta ka sa bayang kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya."
Kung ayaw pong sumama na mapipili ko, maaari po ba si Isaac na lang ang pumunta roon? Tanong ng alipin. Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaac. Tugon ni Abraham. Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili na mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama na mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit, huwag mong papupuntahin doon ang anak ko. Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaac ay nanirahan sa lupain ng Negeb. Minsan, napadako siya sa ilang Sabir Lahai-Roy. Nang magtatakip silim, siya'y namasyal sa bukrin at nakitang niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, "Sinong lalaking iyong papalapit sa atin?" "Siya po ang aking amo," tugon nito. Kumuha ng belo si Rebecca at nagtalukbong. Pagtatagpo nila ay isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga pangyayari. Kaya tinanggap ni Isaac si Rebecca bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwa niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magpasalamat sa Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adhika sa buong niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba, upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang, kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magsitayo po ang lahat. Kayong mabigat ang pasa ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia! Alleluia! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa kanyang paglalakad. Nakita niya ang isang taong ng pangalan Mateo. Nakaupo ito sa paninilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Nang tawagin po ni Jesus si Mateo sa paningilan ng buwis, hindi po niya tinawag ang isang taong perpekto at walang bahay dungis. Nung sinabi niya kay Mateo, "Sumunod ka sa akin," hindi niya tinatawag ang isang tao na sobrang malinis, walang kasalanan. Ang tinawag niya ay isang makasalanan. Ang tinawag niya ay isang taong mahina at may pagkukulang. Kaya pag iniisip natin na, "Lord, susunod na lang po ako sa iyo pag mabuti na ako, pag hindi na ako makasalanan," imposible ho yun. Kasi may kanya-kanya tayong kahinaan, may kanya-kanya tayong pagkukulang at pagkakasala. Pero sa kabila ng ating pagkakasala at pagkukulang, tinatawag tayo ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Sa kabila ng ating mga pagkukulang, inaanyayahan tayo, "Sumunod ka. Halika." Kahit si Pedro, nang tawagin po ni Jesus, ang sabi ni Pedro, "Panginoon, lumayo kayo sa akin. Isa akong makasalanan." Pero ang sabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka. Halika na." Kaya po, ang unang tawag sa atin bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno ay unang-unang tinatawag niya tayo, "Sumunod ka." Sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating mga pagkakasala at pagkukulang, hindi mahalaga kay Jesus yan. Ang mahalaga sa Kanya, ang mangyayari pagkatapos nating sumunod sa Kanya. Kaya kung bubuksan po natin ang mga ebanghelyo, nang tawagin ni Jesus ang kanyang mga alagad, kasama ho si Mateo, anong madalas nilang ginagawa? Si Jesus, tinuturuan ng kanyang mga alagad. Kinakausap ang kanyang mga alagad at pinapaliwanag sa kanila ang mabuting balita. Kaya ho, mula sa pagtugon sa paanyaya ni Jesus na sumunod sa kanya, tayo ngayon ay nakikinig sa kanyang aral at turo. At sana ang aral at turo ng Panginoong Jesus ay hindi lamang nananatili sa ating tenga. Pero sana ho ang mga aral at turo ni Jesus ang umuhubog po sa ating mga puso. Ang aral at turo ni Jesus ang patuloy na humuhubog sa ating buhay nang buong puso tayong makatugon at makasunod sa Kanya. Kaya ho, hindi mahalaga kung asan ka man ngayon. Ang mahalaga, tutugon ka ba kay Jesus ngayon?
Hindi mo kailangan maging perpekto para sumunod sa Kanya. Kung nasan ka ngayon, tumugon sa Kanyang tawag, sumunod sa Kanya, at mula doon, hayaan mo na si Jesus ang humubog sa iyong buhay, sa iyong puso, at mahalaga din sa atin, kaya nating makinig. Makinig sa tinig ni Jesus, sa Kanyang pagtawag sa atin, at higit sa lahat, makinig sa boses ni Jesus na nagtuturo at humuhubog sa ating buhay. Kaya po, sa ating ebanghelyo, nagreklamo yung mga Pariseo at Eskriba. Bakit si Jesus laging kasama ang mga makasalanan? Bakit? Para hubugin ang kanilang puso. Para magkaroon ng pagbabalik loob. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi kailangan ng mga magagaling na ang isang doktor. Ang mga may sakit ang may kailangan nito. At sino bang unang-unang nangangailangan ng salita ng Diyos? Tayong mga makasalanan. Tayong mga may hina at kumakapit at umaasa sa lakas ng Diyos sa ating buhay. Yun ang ating kinakapitan. Ang Kanyang salita. Ang salita din niya ang umuhubog sa ating buhay. Kaya ang panyaya at tawag sa atin ni Jesus, sumunod ka sa akin. At sana po, tulad ni Mateo, ang ating gagawin ay titindig at susunod. Tularan natin ang halimbawa ni Mateo. Alam niyang may kahinaan siya, pero tinawag siya ni Jesus. At siya ay tumayo at sumunod. Tayo rin po bilang mga deboto, may kanya-kanya tayong kahinaan. Pero iisa lang din ang sinasabi ni Jesus sa atin, sumunod ka sa akin. Sana tayo din po, tulad ni Mateo at kahit sino mang alagad ni Jesus, tayo ay tumayo at sumunod sa Kanya. At hayaan natin na ang mga aral at turo ni Jesus ang humubog sa ating buhay at puso. Tumayo tayo at sumunod sa Kanya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at ibigay ang kaligtasan sa kanila. Mulat sa pagtawag na ito, may kababaang loob tayong manalangin sa Ama. Ama, banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga mahihina at makasalanan, naway makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Yaw mga nasa paglilingkod ng bayan, naway isagawa ng may kalinisan at katapatan ang kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Eukaristiyang ito, naway madama natin ang mapagpagaling na habag ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan natin ng may habag at pangunawa. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga namatay, naway makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Amang may pananalig tulad ni Abraham na sumunod sa iyong pagtawag, itinataas ng iyong Kristiyanong sambayanan ang kanilang mga panalangin. Naway ipagkaloob mo ang iyong ibinunsod
na aming hiling sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo.
Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol ni San Juan Bautista at lang lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta na mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon. Tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panlibgo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nanging higit na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos.